Sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office na dumiretso ang ilang Dabawenyo matapos sumanong mascam ng Cameroonian na si Jumo Stefan. Modus daw ng suspect na makipagkaibigan sa kanyang mga biktima at magkukunwaring marunong siyang gumawa ng mga perang papel. He will do some magical word or ceremonies. Then after, he will require you to for a water. He will put water in this black paper. Then the black color would slowly disappear. And what you can see now is the real money. Makonvince man ka on the second day. Makukumbinsi raw talaga kapag nakita ang suspect na gumawa ng pera. Sa kabuuan, naabot daw sa 175,000 pesos ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Tumangi magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa mga reklamo. Unang-una yung swindling, yung estafa. Pangalawa, we will file a case of violation of Article 6805. Sa Quezon City, arestado rin ang isang Romanian matapos mabistong nagpapapalit ng peking pera. 1,060 euros o mahigit 76,000 pesos ang tinangkang ipapalit sa money changer ng suspect na si Mihai George Simeon. Mabilis na halata ng mga empleyado ng money changer na peke ang mga euro, kaya agad nila itong isinumbong sa mga pulis. Nakilala rin ang isa nilang kasamahan, ang suspect na dati rin ang biktima sa isa nilang branch sa Mandaluyong. Kinatarget talaga nila yan, yung parang simpleng money changer lang. Yung simpleng money changer, yung akalain nila na hindi madidetect na. Nauna na rin naaresto ang suspect sa parehong kaso sa Pasay noong Disyembre lang. Pero depensa niya, naloko lang din siya ng isang Briton. He tricked me into coming here. I don't have money to return home. Okay. I don't have a job here or any source of income. My family doesn't talk to me anymore, so I don't have any other option really. Kakasuhan natin siya ng estafa swindling. Magsasagawa ng follow-up operation ng pulisya para matukoy kung sino ang mga kasabwat ng suspect.